Magandang umaga mga kababayan, mga Kapinoy. Muli ay narito tayo upang maghatid sa inyo ng ating pong press drone footage na aking nakuha ngayong araw na ito, Friday, June 25, 2021, mga kababayan. At ayon sa ating pagkuha at paglalakbay, ito po ang ating nakuhang magandang larawan ng ating pong Bulkang Taal, particular ang ating pong main crater. Ayan. Halina kayo at ako'y samahan ninyo sa ating pong pagpapalipad ng aking pong munting agila. Pero bago po yan, habang tayo naglalakbay, ay dumako muna tayo sa ating pong Taal Volcano Bulletin ngayong araw na ito, na inilabas ng PB or ng PBOX alas 5 ng umaga, mga kababayan. Ngayon po ay nakapagtala ang PBOX or walang naitalang volcanic earthquakes, volcanic earthquake or volcanic tremor. Zero po siya, mga kababayan. No activity ang nakuha ang data ng mga seismic equipment ang ating pong PBOX. Pero ang acidity po niya ayon sa binabang ulat ng Taal Volcano app, bagong app ng PBOX, ay 1.59 ang kanyang acidity level na naitala pa ito noong March 4. At ang temperature naman niya ay nananatili sa 71.8 noong ding March 4 na itala, mga Kapinoy. At ang sulfur dioxide emission niya kung kahapon ay 5,000 ang naitala, 5,100 plus. Ngayon naman ang naitala ay 3,132 tons per day yung average po niya. At ang naitala pong pagtaas ng usok or ng steam kahapon ay 1,500 meters. At nananatili ang alert level 2 sa Bulkang Taal, mga kababayan at mga Kapinoy, kaya bawal po at pinagbabawalan ang mga tao sino man pumunta mismo dyan sa Volcano Island, lalo na dyan sa main crater, mga kababayan. At ayon pa isa ay nalabas na daily bulletin ng PBOX ay pinapaalalahanan na ang alert level 2 ay nandun pa rin at maaari pa rin magkaroon ng biglaang pagsabog, pagputok ng phreatic explosion, volcanic earthquakes or at manipis na aspol, pag-ipon o pagbuga ng mga nakalalasong gas tulad ng sulfur dioxide emission. Meron pa rin mga kababayan na low level background tremor na namomonitor. Yung pong namonitor noong magmula noong April 8 hanggang ngayon ay tumagal pa rin ang low level background tremor, mga kababayan at mga Kapinoy. Yan, ang tagal na noon, halos ilang buwan na namomonitor yung low level background tremor na yon, mga kababayan. Ano? Kaya sana po antabay pa rin palagi na tayo sa ating pong ginagawang pagmamonitor sa Bulkang Taal. Sa Taal Volcano ay may message nila yan na i-re-record at na ipagkakaloob sa ating mga kababayan, lalo na yung mga apektadong mga kababayan natin na malapit sa Bulkang Taal, sa kapaligiran ng Taal Lake, sa may Tagaytay City, Tanawan, Talisay, Balete, San Nicolas, Agoncillo, Laurel, Lemery at sa iba pang bayan na hindi ko nabanggit, ano, mga kababayan. Yan po ang press footage natin, mga Kapinoy at mga kababayan. Ang huling kuha ko po ng drone dito ay noong June 20, para mga 4 days ago na or 5 days ago na, mga kababayan. At doon sa nakuha kong video, drone footage natin, ay ang ganda po nung ano, kalmado. Hindi po tulad nito ngayon na nag-umpisa na naman ang what we call this upwelling ng volcanic fluids or volcanic gas
Lalo na po kanina naglalive ako, live streaming ko, kung makikita nyo po yung parang mga tornado, no? Kung gusto nyo pong makapanood ng mga kaninang video ko, yung live streaming ko, live po tayo kanina sa aking channel, bandang alas 7, alas 8, pasado, ay doon yung makikita yung mga, ano, mga kababayan, yung mga pagtaas ng steam ng Bulkang Taal, na merong para dong haligi ng ano isang haligi ng usok na malaki, para bang galit na umiikot po yung ano yung parang ipo-ipo siya pataas na yung ipo-ipo, parang ipo-ipo pataas na yun ay nagiging ano na nga, steam or ulap, yan naman naiipon sa tapat mismo ng main crater, mga Kapinoy at mga kababayan. Ito po, tingnan, ikwento ko sa inyo yung last na drone footage ko noong June 20 ay hindi ganito. At yung nakita kong video na yon noong June 20 na nakunan ko, ang kapareha po no nung mga ano pa nasa ano pa ata, early March at February last, ngayon din pong taon, nakalmado, kulay blue. Kung babalikan niyo po ang aking uploaded video, makikita niyo po doon, mga kababayan. At dito rin po sa nakikita niyo yung video ngayon, nakikita niyo yung upwelling niyo, oh. Parang may ano siya. May ipo-ipo rin, tornado-like, sabi nga nung nag-comment sa amin na European, isa po siyang Portuguese I think na volcanologist sa Europe na naka-tune in at naka nanonood sa aking live stream kaninang umaga, mga bandang alas 7 pasado at hanggang alas 8 mahigit, mga kababayan. At kung makikita nyo po ano ang aking pong video, drone footage today, bagant malayo ang aking drone ano, pero kitang-kita nyo naman ang kapal ng steam niya. Nandun lamang sa tapat ng MC or ng main crater. At ang crater lake natin, napakaputi. Ang puti-puti, di tulad dati na kulay maasul-asul noong June 20. Pero ngayon ulit, ayan na naman, nag-a-upwelling na naman ang ating Bulkang Taal. Actually, kahapon po, ganyan din. Kaya lang, wala ako. Napanood ko lang sa ating isang kakilala na nagla-live din, mga Kapinoy at mga kababayan. Ayan po. Ayan, sa malayuan po, ano, kita pa rin, kitang-kita. At atin pong itutugmuli ang ating drone. Drone shot, mga kababayan. Ayan. Actually, pangalawang drone ko na po ito. Pinalipad ko po ito. Pangalawang beses ng, ano, balik ng aking drone. Kasi hindi pa pwedeng isahang punta lang. Eh, layo ko po, mga kababayan at mga Kapinoy. May higit at 4 na kilometro. Hindi pa po yung sagad ha, sa gitna ng main crater. Diyan lang ako sa may edge, sa may bukanan yung main crater. Hindi pa pwedeng ituloy ang drone doon sa gitna. Mainit po yan, mga kababayan. Ayan po. Kitang-kita niya po at napakalino ng ating kuha. HD po yan, mga kababayan. At ang ating pong araw ay nasa kaharap natin yung araw. Kaya kung makikita nyo, ang picture natin ay against the sunlight. Eh, no? Ayan po yung upwelling. Oh, tatlong parang haligi na malalaki. May isang malaki, may dalawang medyo maliit. Mga Kapinoy at mga kababayan. At kung tayo po ay papalarin pa sa mga susunod na panahon at araw, eh, mulit-muli magpapalibad tayo sa awa at tulong ng Diyos. Kung papahintulot ng Panginoon na tayo muli ay makapagpalipad, eh, ihahatid ko po sa inyo ang mga press videos na ating pong nakakalap, nakukuha ng ating munting drone, mga kababayan. Hindi ko na mabilang kung ilan ang beses ko nang pinapalipad ang ating drone sa Taal Volcano, mga kababayan, particular dito po sa main crater. Lalo po po nating ilapit pa ang ating close up naman ang ating drone para makita nyo yung mismong main crater. Ayan, kita nyo, napakaputi.
yung upwelling kitang-kita mga Kapinoy at mga kababayan, ano? Ang oras po nito mga ano pa eh, alas 6, mag-aalas 6:30 ko po na makuulan to. Mag-aalas 6:30, di ko na mawari. Basta mga ganong oras po, wala pang alas 7 na makunan ko to. Kaya pabalik-balik ang ating drone, 2 beses. Inukuha natin ang bawat anggulo. Hindi po tayo makakuha ng anggulo doon sa yung likod ng summit kasi layo na yan eh, mga kababayan. Dalaw naman natin ang ating drone, limitado ang battery. Ang battery ko po ay halos 34 minutes. Ang flying time lang, isasama pa yung recording time, mababawasan na lalo. Flying time lang po yun ng drone. At siyempre, kasama pa yung mag-maneuver niyan, gagamit pa rin yun ng energy ng battery, kaya mababawasan lalo. Kaya hindi pwedeng sa kabila niyang summit niyan eh. As malayo pa po yan, mga 1.5 kilometro pa yan kung itutuloy para makarating ka sa kabila ng summit na yan, mga kababayan, ano. Kitang-kita nyo naman po ang ating, ito ang pinaka-close up ah. Sabi ng iba, ba't di raw gumagalaw? Siyempre po, ano naman yan, idahan-dahan eh, mga kababayan, di ba? Di raw gumagalaw yung usok. Gumagalaw po yan. Di nyo lang napapansin. Kaya nga po, minsan, di ko na pinapagalaw-galaw yung drone eh. Naka-stay din lang. Kasi para makita nyo na yung paggalaw ng usok, paakyat. Kababayan, sabi ng iba, edit daw. Ay, hindi po, hindi pa ini-edit. Yan po yan. Makikita nyo naman kung ano eh, ini-edit eh. No, may putol-putol. Minsan, di ba? Yan, dire-diretso po ang ating kuha. Mga Kapinoy at mga kababayan. Yan po, bumalik na po ang ating drone. At pabalik na ang drone habang lumalapag ang ating drone pababa ay kinukunan ko pa rin mga Kapinoy at mga kababayan. At sana po ay kung may mga nakita kayong ibang nangyayari na inyong nakita sa akin pong drone footage ay ayaw ko pong magsariling sabi, dahil di naman ako volcanologist, di naman ako geologist, mga Kapinoy at mga kababayan. Comment down below kung ano man ang iyong mga nakita na hindi ko pa nakita. At ilagay nyo po, malay nyo, mapansin ang ating mga kawani dyan sa P-Box kung ano yung nakita nyo, mga Kapinoy at mga kababayan na hindi ko nakita. Pero nakita ninyo, di ba ganon mga kababayan? At sa pag-authenticate po ng aking drone footage or image, pwede naman kayong pumunta sa website mismo ng P-Box at kayo mag-request ng footage na may IP cam po sila dyan mismo sa Bulkang Taal, dyan mismo sa gilid ng main crater, meron po silang camera dyan. Pwede po kayo mag-request. At i-compare ninyo kung ano yung nakita ko at nakita ninyo at nakita ng P-Box. Compare natin kung totoo ba. At ang bukas po ang ating website ng P-Box kasi yan ay sa gobyerno o sa ano po, open yan to the public, mga kababayan. Ayan na po, tayo ay nung bumaba ng ating drone. Ayan, pinanatili pa natin siyang nasa baba. Ayan po, mga Kapinoy at mga kababayan, kumapal ng husto ang steaming niya. Hindi po yung black smoke ha. Against the sunlight lang ang ating camera. Kaya kung titingnan ay maitim, mga Kapinoy at mga kababayan. Yan po muna ang ating nakalap na larawan video today na June 25, 2021 sa lugar na ito na aking palagian ng take off area dito sa Barangay Banyaga, Agoncillo, Batangas. Mga kababayan, paki-hit the subscribe button kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aking channel. Choose all the notification bell so para susunod ko mga video ay kayo ay ma-notify. Yan po muna at maraming salamat sa inyong pakikinig, pagantabay, pagtangkilik
sa aking kung nakalat na drone sa ating regular ng ginagawang Taal Volcano latest update. At wala akong masasabi kung hindi. Salamat ng marami at to God be the glory forever.